Para sa mga first time manonood, part ang video na to ng freelancing mini-series natin. So, pali, small videos siya na maliliit na videos para targeted siya para sa mga newbie freelancers para makapag-start sila from scratch. So, kung interested kayo mapanood yung series na yon, tingnan nyo sa description sa baba yung playlist. So, check nyo yung playlist na yun sa start nyo sa umpisa. Today, pag-uusapan natin is kung paano nyo isi-start yung portfolio nyo kahit wala kayong prior experience sa freelancing. So, isa kasi ito sa pinaka-problema ng mga nagsisimula sa freelancing, di ba? Meron ngang iba, medyo matagal na sila pero wala pa rin silang portfolio. So, importante ang portfolio. Para malaman ng client ko ano yung kaya mo. At saka, in the long run, ang portfolio kasi is magiging client magnet mo na. So, instead of nag-work ka, tapos every time na mag-end yung contract nyo, actively looking for work ka. So, ang purpose ng portfolio is parang sa bandang huli, lapit na lang ng lapit sa'yo yung client. Hindi ka na forever maghahanap. So, mula sa umpisa ng freelancing career mo, mas maganda kung lahat ng trabaho mo or lahat ng dinadagdag mong skills, ilalagay mo na siya sa portfolio mo habang nag-grow at nag-grow siya. Ayun. So, pero anong ilalagay mo kung newbie ka nga, hindi mo alam kung anong past experience mo ang pwede mong ilagay. Ganon. So, pag-usapan natin ngayon, yung mga kung paano mo sisimulan. So, hindi necessarily tapos na agad yung portfolio mo after ng tips na to. Pero, ito yung panimula. So, number one, syempre, figure out your skills. So, siguro, inis na inis na kayo kasi paulit-ulit ako sa pag-figure out ng skills mo, diba? So, figure out your skills and kung posible yung niche mo rin. So, mas maganda na alam mo na kung ano yung gusto mong i-target na client, kung sino yung gusto mong i-target na client, at ano yung gusto mong skill na i-offer bago ka magsimula ng portfolio. Kasi instead of kalat-kalat siya, di ba? So, targeted na siya agad dun sa client na gusto mong katrabaho. So, yun. Know your skills. Tapos, kapag alam mo na siya, dun ka mag-start mag-collect ng portfolio pieces na pwede mong ilagay. Tapos, number two, start small. So, huwag magsa-start ng free, ha? So, start small tayo. So, okay lang sa umpisa, for me, personal opinion ko, okay lang na maningil tayo ng mas maliit sa normal na gusto nating singil sa umpisa para makakuha ng client and experience. Just make sure na yung gagawin mong yun na lower rate is directly connected doon sa gusto mong client and gusto mong skills na i-offer. Kasi kung maglo-lower rate ka for experience, tapos hindi naman pala siya konektado doon sa gusto mong end goal na i-offer sa clients, paniwala lang siya, di ba? Parang wala rin siyang naidagdag sa portfolio mo. So, yun. Dapat connected siya directly. At dapat make sure na kung tatanggap ka ng lower rate, stepping stone lang yun, saglit lang yun, at saka make sure na mayroon kang mailalagay sa portfolio at may matututunan kang skills. Otherwise, hindi siya worth it. Tapos, number three, kung mahirapan kayo humanap ng totoong clients na papatol dun kahit na lower rate dahil yung ibang clients nga ay naghahanap ng portfolio or experience, maghanap kayo ng mga non-profit organizations at saka local businesses sa paligid nyo. Tapos, offeran niya sila ng service. Parang pro bono na isa. Kunwari, non-profit organization naman siya. Kunwari, nagsusulat ka ng articles. So, sabi mo, susulat ka ng article sa kanya or gagawa ka ng logo niya or gagawa ka ng isang social media post niya. So, ganun din sa local businesses. Gawan mo sila ng logo or gawan mo sila ng 1 month worth of social media post. Kahit apat lang yan, sabi mo, weekly nila i-post, ganun. So, magkakaroon ka ng parang published na portfolio na magagamit mo. Portfolio pieces na magagamit mo sa portfolio mo.
Ayun. So, nakatulong ka pa dun sa non-profit at saka dun sa business. Number four, pang-apat is, syempre pang-apat yun. Hindi, basta number four, help your families and friends. So, kung wala kang makitang client na sumasagot sa'yo or wala kang makitang non-profit or local business, lumapit ka sa mga kaibigan mong may small business. For example, meron kang kaibigan or pinsan na nag-online store, o di sabihin mo sa kanya, tulungan kita 1 week sa social media, or tulungan kita mag-promote, or tulungan kita magsulat ng blog, or ng listings, or tulungan kita gumawa ng logo, tulungan kita gumawa ng product pictures, ganon. So, since tutulong tayo and kukuha tayo ng portfolio, might as well help yung mga malapit sa atin, di ba? So, option siya na magkaroon ka agad ng maipapakita to help yung mga malapit muna sa'yo. Tapos, number five, yung pinakahuli is yung work for yourself. So, if wala kang makitang mga dun sa 2, 3, 4, work for yourself, gawin mo ng sarili mong ano. If writer ka, gumawa ka ng sarili mong article, kahit hindi siya mapublish, kahit nasa Word or Google Doc, gawa ka ng article mo. If gusto maging social media manager, gumawa ka ng Facebook page mo, tapos mag-post ka dun regularly, or gumawa ka ng Instagram mo for business, ganun. So, yung gusto mong i-offer, gawan mo sa sarili mo para meron kang sarili mong portfolio. Isa yun way para gumawa ng portfolio. So, itong mga sinabi kong steps na to, hindi to necessarily in order, ha? Mas maganda nga kung start nyo silang lahat sabay-sabay. Yes. So, mas importante kasi umaandar at meron kang nalalagay sa portfolio mo. Kesa yung maghahantay ka pa ng client hanggang, mag-a-apply at mag-a-apply ka hanggang makakuha ka ng client bago ka gumawa ng portfolio nyo. Diba mas maganda yung meron ka nang nailalagay? Ayun lang.